Alam mo, familiar ka. Max. Ang weird mo, no? I like it. O yan. Baka isipin mo, ini-stalk pa kita. Tingin ako nung tingin sa'yo kanina. I'm an artist. Well, medyo feeling artist. For someone na feeling artist, mukha ka namang legit. Grabe siya. Talaga? Frank. Taga dito ka lang ba? Malapit lang. Kaya, baka siguro parang familiar ka nga. Baka nakita na kita dati. Baka nga. Mag-isa ka lang? O may iniintay ka? Wala naman. Ba't wala kang kasama? Friday pa naman ngayon. Tapos nag-grocery ka lang. Yun na yun. Wala kang lakad with friends, ganun. Bago lang kasi ako dito eh. Tsaka, kakastart ko lang sa trabaho ko. Kaya, wala pa akong ganong kilala. Talaga? Ako kasi, matagal na ako dito eh. Tsaka, mahilig ako mag-drawing. Yan. Lahat ng yan, na-drawing ko na yan. Tsaka, lalo na yung mga subjects na feeling ko interesting. Interesting? Ako? Alam mo, boring dito. Tara? Ha? Teka, saan? Oo, hindi tayo close. Pero tara, basta! Alam mo, matagal na ako dito. Pero, parang first time ko pa din. Alam mo yun? Yung palagi ka na sa isang lugar, pero palagi pa din may bago. Yung hindi nakakasawa. Yung palaging may bago. Bagong experiences. Bagong mamimit mong tao. Alam mo yun? Ang saya lang. No? Nagigets mo ba?
Hoy! Nakikinig ka ba? Ha? Oo! May naalala lang kasi ako. Ano? Wala. Wala yun. Ganon. Sinabi mo na, tas hindi mo pa itutuloy. Naalala ko lang kasi ate ko. Lumalabas din kasi kami noon. Parang ganito. Gabi din. Pero, wala yun. Kalimutan mo na lang, sinabi ko yun. Ano na nga ba sinasabi mo? May ate ka pala. Nasaan siya? Ba't di mo kasama? May pamilya na siya. Kaya ka pala mag-isa? Eh, bakit ikaw mag-isa? Di ba nga, yung parents ko nasa abroad. Tapos, wala naman akong kapatid. Tsaka, hello, kasama kaya kita? So, technically, hindi naman ako mag-isa. I mean, wala ka bang friends? Lagi ka rin bang mag-isa? Hindi, meron. Meron naman. Pero, mas gusto ko lang mag-isa. Mag-drawing, umikot-ikot. Alam mo yun, mas nakaka-relax kasi. Tsaka, minsan, kailangan mo din mag-isa para ma-inspire. Ako yun ginagawa ko. Pero ikaw, try mo din minsan. Di na kailangan. Normal ko na yun eh. Ba't mo naman naisipang samahan ako? Destiny. Destiny? Sira! Joke lang. Destiny ka dyan. Ikaw, alam mo, okay ka sana, no? Pero, ano ka lang eh. Tara, dun tayo. Minum ka ba? Di gano. True ba? Tanda mo na ay. Yan. Mungka nga. Gusto mo magtanungan na lang tayo? Para naman may magawa tayo. Ha? Alam mo yun, tatanungin kita. Tatanungin mo ako. Hanggang sa mas makilala natin yung isa't isa. Pero, yung mga natanong na, hindi na pwede ulitin. Sige. Game. First question. Tell me about yourself. Sige na. First question pa lang naman eh. Okay. I am Frank Justin Rizostomo. 23 years old. Fresh grad. Working. Bunso. Pero, dalawa kaming magkapatid. May ate ako. Yun nga lang, di na kami ganong ka-close. Ikaw, tell me something about yourself. Bawal nga ulitin, di ba? Ay, o nga pala, sorry. Formally introduce yourself. Formal talaga? Naka-coat, ganun, gown? Saka, ginaya mo lang din yung tanong ko eh. Pero, sige, una pa lang naman eh. Okay, so, I'm Maxine Javier. Max, for short. 22. Unika Iha. Advertising student. Parents ko nasa abroad, pero, alam mo yun, I chose to live here kasi, dito, at home. Bakit? Ayaw mo dun? Para kasama mo parents mo. Teka! Ako pa magtatanong ah! Oo nga pala. Ano yung naalala mo sa ate mo kanina? Yun. Oo ano? Tahimik ka na naman. Dali na! Kwento mo na! Sa totoo lang, hindi talaga tungkol sa ate ko yun eh. Nahihiya lang ako kanina. Alam mo, magulo eh. Sa girlfriend ko dati. Si Claire. Bata pa lang kami ni Claire, magkakilala na kami. Hanggang sa nag-high school kami. At dun ko lang naramdaman ang unang pagtibok ng puso ko.
Si Claire yung tipo ng tao na perfect. Perfect para sa akin. Lahat okay. Parang she's the kind of person who will make you feel better about yourself kapag malungkot ka. At sobrang importante nun. Dahil doon mo mararamdaman na hindi ka mag-isa. Si Claire yung tao na sobrang effort para lang pasayahin ka. Sobrang importante sa kanya na makita kang masaya. Kasi pag masaya ka, mas masaya siya. Pero di pala talaga lahat nagtatagal. Lagi nilang sinasabi, love hurts, pero hindi totoo yun. Loneliness hurts. Losing someone hurts. Lahat tayo naguguluhan sa konsepto ng pag-ibig. Pero kung titignan natin sa totoo lang, yun lang naman nagbibigay kulay sa buhay natin. Nagkasakit si Claire. Unti-unti siyang kinain ng sakit niya. At unti-unti rin siyang nawala sa akin. Hindi dahil sa gusto niya, hindi rin dahil sa gusto ko, kundi dahil yun lang naman ang nangyari. Sobrang hirap kalimutan ng isang taong nagbigay sa iyo ng sobrang daming alaala. Now that she's gone, I've never felt more alone. Teka, sana nga ba tayo naputol? Di ba ako na yung magtatanong sa iyo? Bakit mo nga ba pinili na dito kesa kasama parents mo? Ganto yun. Nihirapan kasi ako. Ewan ko ah, para sa akin. Kasi gusto nila ganto, gusto nila ganyan. Kailangan perfect. Gusto nila ako maging katulad nila. Pero alam mo yun, galing kasi ako sa pamilya ng mga doktor at lawyer. Yung sobrang traditional para sa kanila, maging professional. Yung kahit maipakita ko na sa kanila yung mga para sa akin sobrang achievement ko na. Pero sa kanila, hindi pa din enough. Minsan nakakairita na. Sobrang hirap kasi nila i-please, tsaka ang hirap kunin ang loob nila. Yung susuportahan ba ako? Kaya mas gusto ko dito. Mas nagagawa ko yung gusto ko. Kasi walang pressure. Kaya pala ganyan ka? Anong ganyan? Parang ang tough mo. Hindi naman. Nasa tao naman kasi yun eh. Thank you ah. Bakit? Wala lang. Kasi sa sobrang sandali na tayo nagkakilala, sa sandaling oras na to, lahat naging okay. Okay lang yun. Tara na nga. Puro tayo kadramahan dito eh. Nangyari dyan? Saan? Dyan, sa kamay mo. Wala. Anong wala? Anong nangyari dyan? Wala, aksidente lang. Bakit? Alam mo, hindi mo naman kailangan ikwento sa akin yan eh. Ito lang yung masasabi ko sa'yo ah. Alam mo kung anong problema mo? Flat yung gulong mo. Flat? Ang gulong ko? Oo, flat yung gulong mo, kaya hindi mo magawa yung mga gusto mo. Hindi ka makausad. At yung masama pa dun, hinahayaan mo lang. Try mo ah. Try mo lang. Let other people in. Palitan mo yung gulong mo. Para naman, malay mo lang, makausad ka na.
Naririnig mo yun? Alin? Uwian na naman, tapos na ang kasiyahan. Mga kwento'y naikwento na, buti na kausap ka. Ulitin natin to, sana lagi na lang ganto. Babalik na naman ako sa matamlay kong mundo. Sabihin mo, tatawagin mo ako. Ihinto ko ang takbo ng buhay ko para lang sa'yo. Pagod ako. Nararamdaman ko yung tibok ng puso ko. Yung tibok na yan. Ganyan. Ganyan dapat yung palagi mong nararamdaman. Ang ganda naman dito. Daga lang. Ang dilim eh. Yun. Wait lang ah. Oh, tabi. Parang may nagbago sa'yo. Parang kumaan yung pakiramdam mo. Next time ulit, ah. Sige. Huwag ka na ulit madrama, ha. Ikaw din. It was nice meeting you nga pala. Ako din. Tara. Uwian na naman, tapos na ang kasiyahan. Mga kwento'y naikwento na, buti na kausap ka. Tinto, sana lagi na lang ganto. Babalik na naman ako sa matamlay kong mundo. Sabihin mo, tatawagin mo ako. Ihinto ko ang tampo ng buhay ko. Kasiyahan, mga kwento'y naikwento na, buti na kausap ka.